Puri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ngayon po ay katapusang araw ng buwan ng Mayo, kung saan atin ding ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. At sa pamamagitan ng mahal na ina at ni Santo Padre Pio, atin pong ipagdasal ang lahat ng mga namayapa nating mahal sa buhay. Lalo na po yung kaluluwa at kapayapaan ng aking ama na namayapa, Quintino Andal, on his death anniversary last May 29, and Daddy Narding Latayan. Sila po ay ating alalahanin kasama ng lahat ng mga namayapa nating mahal sa buhay at itaas sa mahal na ina at kay Santo Padre Pio. Kasama rin nating ipinagdadasal ang lahat ng mga naririto ngayon na humihingi ng intercession ni Padre Pio para gumaling sa kanilang karamdaman, at lahat po ng mga may sakit na nasa kanilang mga tahanan, lalo na yung sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito, sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan, lalo na sa maraming beses na mas pinili natin ang kasalanan kaysa piliin ang Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lumaha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kalitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong hinulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo
aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa Kristo buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth, ang mahal na Birheng Maria na nagtataglay sa iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong Espiritu, kami naway makaisa ng mahal na Birheng Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon, wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay,
makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kaniyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan gaya ng nagdiriwang sa piyesta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ina Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kaniyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kaniyang pangalan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kaniyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Una po sa lahat ay wine-welcome namin kayo na nanggaling pa sa iba't ibang lugar upang makilahok sa pagdiriwang na ito dito sa Pambansang Dambana ng Banal na Misa. Welcome po sa inyong lahat at the National Shrine of St. Padre Pio. Ikalawa po ay bumabati tayo at nakikiisa in prayer and spirit sa lahat po ng magdiriwang at magsasagawa ng tapusan ng Flores de Mayo ngayong araw na ito, lalo na po doon sa aming 10 barangay na nasasakupan ng parokya at Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ang tradisyon na ito, na bahagi na rin ng kultura natin bilang mga Pilipino, ay isang hindi lamang palabas. Ito ay isang tradisyon, lalo na nating mga Katoliko, bilang pagkilala sa mahal na Birheng Maria, hindi lamang bilang ina nating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, kundi bilang namamagitan sa ating lahat bilang anak ng Diyos, in Jesus' name. And at the same time, bilang tinutularan natin sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. At sana, ang pagkaunawa natin sa bagay na yan ay may sapat na kaalaman upang hindi tayo manatili sa paniniwalang ito ay isa lamang tradisyon. Ito ay isa lamang sa kinaugalian na ating ginagawa bilang pagdakila at pagkilala at pagpupuri sa ating pagkatao. Hindi. Mas malalim po ito. Kulang ang ating pagkaunawa sa tapusan ng Flores de Mayo kapag hanggang ganun lang ang ating pagkaunawa. Hindi ito pag-showcase ng ganda ng isang tradisyon na ating ginagawa dahil sa mga karosa, dahil sa ganda ng ating mga sagala, dahil sa laki ng perang ating inilagak dyan sa pagtatapos na yan ng Flores de Mayo. Yan ay pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birheng Maria bilang pagkilala at pagsunod sa kanyang halimbawa kung paano sinundan si Kristo. At yan naman ang layunin nating lahat, ang masundan si Kristo ng tunay at wagas. No more, no less. Kaya tayo binyagan, kaya tayo Kristiyano, ay dahil sinusundan natin ay si Kristo. Kung hindi naman tayo ang sinusundan ay si Kristo, ibig sabihin, hindi tayo tunay na Kristiyano. At dyan lang ang patutunguhan ng buhay natin. May dalawang modelo na ipinakikilala ang mabuting balita ngayong umagang ito kung papaano susundan si Kristo. At yan ay walang iba kundi una, ang pinsan ni Maria na ina ni San Juan Bautista na si Elizabeth. Nung dalawin siya ni Maria, ano ang daglian niyang nasambit? Ang pagpupuri sa Panginoon. Ang pagdalaw ni Maria ay naging okasyon hindi para ilagay sa ulo ni Elizabeth kung gaano siya kaimportante tao, kung gaano siya kahalaga, kundi ang pagdalaw ni Maria ay naging okasyon upang kilalanin niya ang kadakilaan ng Panginoon at purihin ang Diyos. Dahil dito, ito'y magandang halimbawa sa ating lahat mga kapatid, lalo na sa mga panahon na lumalaki ang ating ulo dahil sa pag-aakala natin na ang lahat ng meron tayo ay atin.
bunga ng ating pagsusumikat at pagod. Magandang paalaala ang halimbawa ni Elizabeth sa ating lahat. Lalo na kapag tayo'y umaani ng papuri at tagumpay sa buhay. Kung minsan ang mga yan ay nagiging daan para lumaki ang ating ulo. At paniwalaan ang ating sariling, ang galing-galing ko. Pag yan ay pumasok sa isip natin, dyan na ang simula ng ating pagbagsak. Lumalaki ang ulo natin dahil inilalagay natin sa ating isip at sa ating puso na ang tagumpay natin ay bunga ng ating pagsusumikap. Lamang, mali, kulang ang pagkaunawa natin sa ibig sabihin ng tagumpay at happiness sa buhay kung ganun lang ang ating pagkaunawa. Hindi tayo tunay na tagumpay at masaya kapag ka sarili lang natin ang o sa sarili na lang natin ibinabalik ang lahat ng ito. Bakit ka nagtapos ng iyong pag-aaral? Bakit ka nagsikap lumago ang pamumuhay? Bakit mo pinipilit na maging mabuti ang pakikipagrelasyon sa kapwa? Hindi lamang para sa iyo, kundi para sa Diyos na nagbigay nito sa iyo upang siya'y kadakilain. At sa pamamagitan niyan, ano ang susunod? Ibahagi ito sa iba. That is the complete understanding and complete cycle of what happiness and success is all about. Hindi maituturing na tagumpay at tunay na kasiyahan ang isang bagay na ang end o ang katapusan ay sarili. Ang tawag doon ay narcissism. Kapag ganun ang pagtingin natin sa kasiyahan at tagumpay, makasarili tayo. Ano ang tawag doon sa kabaligtaran ng makasarili? Unselfish or magnanimity. Kapag ka yung tagumpay natin ay tagumpay dahil para ito sa iba at para ito sa Diyos na ating dinadakila, yan ang modelo ni Elizabeth. Pero hindi kay Elizabeth lang nakatuon ang pagninilay natin ngayong umagang ito. Mas lalong higit sa mahal na ina. Nung pasalamatan at purihin ni Elizabeth si Maria, ano ang tugon ni Maria sa naging pagkilala sa kanya ni Elizabeth? Dalawang bagay. Una, pagpapakumbaba. Hindi inilagay ni Maria sa kanyang ulo ang pagpuri at pagkilala ng mahal na ni Elizabeth sa kanya. Nagpakumbaba siya. Nagpuri at nagpasalamat sa Diyos. My soul proclaims the greatness of the Lord. Hindi niya sinabing, dinadakila ko ang aking sarili dahil sa aking pagsusumikap at tiyaga at talino. Hindi yun ang naging sagot ni Maria sa pasasalamat at pagkilala ni Elizabeth sa kanyang pagdalaw sa kanya. Sa halip, ibinalik niya sa Diyos ang papuri at kabutihan dahil alam niya na ang lahat nang meron siya ay galing sa Diyos. Hindi rin doon natapos sa kababaan ng loob si Maria. Ano ang sunod na ginawa ni Maria matapos dalawin si Elizabeth? Pinaglingkuran si Elizabeth hanggang sa ito ay makapanganak.
In other words, the perfection of our achievement ay hindi ang ibalik ito sa ating sarili, kundi gamitin ito sa paglilingkod sa iba, lalo na sa ikatatagumpay at pagtataguyod ng ating pananampalataya. Ang tawag dyan ay charity. Kapag hindi ganyan ang naging pamantaya natin sa buhay bilang Kristiyano, mawawalan ng saysay ang ating pagsusumikap. Kakainin ng inggit, ng galit, ng envy, at ng iba-iba pang mga negative thoughts and emotions ang ating puso dahil sa pride at yabang. Mawawalan ng saysay ang lahat ng ating pagsusumikap, babawiin ng Diyos ang lahat ng tagumpay at biyayang ibinigay sa atin. Bakit? Sapagkat lumalaki ang ating ulo. Lahat tayo, mga kapatid, ay nangangarap at nagnanais na maging masaya at tagumpay sa buhay. Pero hindi lamang yan ang goal natin sa buhay. Ang goal natin sa buhay bilang Kristiyano ay makatulad ni Elizabeth at ni Mahal na Birheng Maria, ang masundan ng tama at angkop ang mahal ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at paglilingkod sa ating kapwa at sa Panginoon. Diyan tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos, katulad ni Maria. Diyan tayo lulukuban ng banal na Espiritu dahil sa paggawa natin ng mabuti, dahil sa ating pagpapakumbaba at pagkilala sa Panginoon na siyang pinanggalingan ng lahat ng meron tayo. Ngayong umagang ito, diyan tayo inaanyayahan sa pagtatapos ng pag-aalay sa Mahal na Birheng Maria o ng bulaklak sa Mahal na Birheng Maria. Diyan tayo inaakay at yan ang ipinapaalala sa atin. Nawa, sa pagtatapos ng buwang ito, nandun din ang ating pagkilala sa kadakilaan ng Diyos upang tayo'y magpakumbaba at purihin siya bilang pinanggagalingan ng lahat ng meron tayo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lahat po ay magsitayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo itong aming pagdulog sa iyo upang ipagdiwang paghain ng sarili ni Hesukristo. Kasihan mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang katulad ng iyong paglingap sa kinalugdan mong pag-ibig ng inang nagsilang sa iyong nagkatawang taong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mo manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na si Quintino at Narding. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangit ang kaharian. Sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo.
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Maria sa puso ni Numa. Inang ginigiling.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni San Juan. Bagamat lingid sa pangmalas at dito na may aming nakatagpo sa banal na pakikinabang, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Araw ng Sabado, ika-isa ng Hunyo, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay nanyayahang magdala ng kandila. Ikalima, ang imahen ng Mahal na Birhen ng Konsolasyon mula sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila ay dadalaw dito sa pambansang Dambana ngayong Sabado, ika-isa ng Hunyo, sa ganap na ikalabing isa ng umaga, upang magpalaganap ng debosyon. Mananatili dito ang Mahal na Birhen hanggang ika-8 ng Hunyo. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ika-6, ang pambansang Dambana ay mag-sponsor sa Misa Triduo para sa kapistahan ni San Francisco Caracciolo, ang tagapagtatag ng mga Adorno Fathers. Ito ay gaganapin ngayong ikalawa ng Hunyo sa Marian Orchard. Sa ganitong diwa ay humihingi kami ng inyong suporta para sa mga school supplies na ating ihahandog sa Misa Triduo. Para sa inyong donasyon at mga detalye, kayo po'y makipag-ugnayan sa pamisahan at opisina. Ang susunod pong Misa ay sa ganap na 10 ng umaga.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa mga pananalangin, mga rosaryo, imahing, dasalan na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan niya ang kabanalan at aral ng mga Panginoon, ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sama sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay.